So, pinagmamalaki kong ako'y batang Manilenyo. At pinagmamalaki ko ang nagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Wala po akong bayad, ha? Hindi paid news to. Walang binayad sa akin. Ha? Dahil sa nakikita kong ginawa ni Mayor Isko sa Maynila, dapat lang nasuklian namin siya, suportahan namin siya sa laban niya to. Walang bayad to. Voluntaryo ng pagbabago. God first, Pilipinas! Kuya Edgar, mag-subscribe kayo rito kay Kuya Edgar. Subscribe. And press the bell button. Kamusta kayo? Lagi nang tatandaan, mahal tayo ni President Isko. Sana yung iba dyan, mag-isip-isip po tayo. Kung sino ang iluluklok nating nasusunod na Pangulo ng Pilipinas. Doon po tayo sa Pangulo walang babawian, walang tinitignan na kulay. Kundi diretso mo sa pag-asenso ng mga Pilipino. Mga kababayan, dumating po ang pandemya, panahon ng pandemya. Sino po ba ang gumalaw, ang kumilos netong panahon ng pandemya? Kaya po sana, isipin natin, wag po tayo sa politikong kumikilos lang dahil panahon ng kampanya. Wag po tayo sa politikong magaling magsalita, pero kulang sa gawa. Doon po tayo sa gawa ang nagsasalita. Unang-una, sa mga kapwa ko may hirap, sino ba makakaintindi sa atin? Yung taong galing sa hirap. Pangalawa, pag nanalo, si Bleng-Bleng, babawi lang rin yan in 30 years sa mga kumalaban sa pamilya nila. Pag nanalo naman ang Pinklawan, dilawan pa rin po yan, nagparit lang ng kulay yan, pero sila-sila lang rin, mamanduhan lang rin yan. Kay President Isko, walang kulay na titignan. Pagkos kapakanan ng bawat Pilipino ang mangingibabaw. Kung gusto niyo po talaga ng totoong pagbabago, dito po tayo. Unang-una, hindi siya galing sa kaninong pamilya ng politiko. Nagsumikap, may pangarap para sa atin. Mag-isip po tayo, huwag po tayo magpadala sa fake news, sa mga burul-burul. Totoo po, sa budol, wag po tayong magpabudol. Isipin po natin yung kapakanan ng hindi lang po na sarili natin, ng mga anak natin. Napakahalaga po nitong eleksyon na to. Unang-una, paahon pa lang po tayo sa pandemya. Pangalawa, may krisis po tayo sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin gaya ng gasolina. Hindi pa man po naluluklok si Mayor Isko, may solusyon na diyan. Ang bawasan ng 50% pare, tama ako, di ba? Ang buwis sa gasolina. Si Mayor Isko may tunay na solusyon at may mabilis na aksyon. May awa po ang Diyos, mag-isip po tayo para sa kapakanan ng mga anak natin. Sabi niya nga po, in 6 years, subukan natin siya. May pupuntahan po yung maniwala po kayo sa mga kamag-anak ko dyan. Ginagaranti ako po sa inyo bilang batang Maynila. Yung nagawa niya sa Maynila, kayang-kaya niyang gawin sa buong bansa. Sabi nila, nagmamadali eh. Bakit nagmadali si Mayor Isko? Unang-una nakita niyan sitwasyon ng Pilipinas. Ikaw, bilang may plano ka sa bansang Pilipinas, siyempre magmamadali ka. Kaya po mag-isip po tayo. May awa po ang Diyos. Ang tunay ang mangingibabaw. Ito sir, sa mga abot sa mga Asian na walang katotohanan, ano masasabi mo sa kanila yung mga nagbabato ng Asian? Na alam niyo po, kung maniniwala pa rin tayo sa isyong walang katotohanan, wala po tayong patutunguhan. Ayun. Pag naniwala po tayo sa fake news, wala po tayong mararating. Doon po tayo sa nakikita natin. Nakikita natin ang ginawa, nakita natin na gumagawa. Doon po tayo sa prosigido para sa Pilipino. Huwag po tayong magpaloko. Huwag po tayong magpaloko. Ay sir, mensahe mo kayo, Mayor Isko. Mayor, lagi mong tatandaan na andito lang kaming mga batang Maynila para suportahan ka. Bilang kami ang nakakita ng ginawa mo sa Maynila in time of pandemic, nakapagpagawa ka ng ospital, world class na COVID facility, nagbigay ng allowance sa estudyante, solo parents, senior citizen, in time of pandemic, Mayor, kaya hindi ka namin iiwan. Mahal ka ng batang Maynila, ipagmamalaki ka namin, Mayor Isko. Kasama mo kami. Kasama mo kami sa laban mo. Aking dulo. Hindi ka po namin iiwan. Nandito lang po kami. Ipagdadasal ka po namin. Patuloy po kayong bigyan ng maayos na kalusugan. Alam naman ng Panginoon kung sino ang may plano sa mga Pilipino. Kaya
ang katotohanan po ang mangingibaba. Huwag na po natin ulitin ang pangit na kasaysayan. Huwag na po tayong magpaloko. God first. Salamat po. Diba? And ano nga pangalan mo, sir? Joey Ramos po, Batang Tondo. Pinagmamalaki kong ako'y batang Manileño. At pinagmamalaki ko ang nagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Wala po akong bayad, ha? Hindi fake news to. Walang binayad sa akin. Ha? Dahil sa nakikita kong ginawa ni Mayor Isko sa Maynila, dapat lang nasuklian namin siya, suportahan namin siya sa laban niyang to. Walang bayad to. Voluntaryo ng pagbabago. God first, Pilipinas! Yeah. Sa ano, sir? Sa, dun sa ano, sa survey, naniniwala sa survey? Number one, sa survey, hindi po ako naniniwala dyan. Kung sino lang ang may pera, kung sino ang may malaking bayad, ayun ang number one sa survey. In time of Mayor Duterte, nung tumatakbo siya, 3 to 4 ang ranking niya sa survey. Pero nung pagtapos ng eleksyon, nangibabaw ang katotohanan. Ang survey, saksakan ng fake news po yan. Pag marami kang pera, number one ka. Tama, walang drugs. Lalo na, pag magaling ka magmanipula, nakatulad ni Bling Bling, number one ka. Pero, mga kapwa ko Pilipino, maging mautak tayo. Tanggapin natin ang ibibigay nila. Pero isipin natin ang kapakanan ng Pilipinas in 6 years. Maraming salamat po. God ayan, first. Thank you po. Yes. Eh, may naiyak na siyo. May naiyak na. Maski ko naiyak na ako eh, pero bukal sa puso ko 'yung sinabi ko dahil katotohanan 'yun, nakikita natin. Gawa ang magsasalita. Kay Mayor Isko, walang awa, puro gawa. God first. Yan 'yung mga solid. Naiintindihan nila 'yung sinasabi, 'di ba, Kuya? Sige po, sunod na ako. 'Di ba, sir? Hindi naman po sa pagmamayabang, marami na po akong napaswitch to Isko. Ayun. Sinabi ko kung bakit si Isko. Nag-switch sila. Nung ako naman nagtanong ko sa kanila, bakit kailangan kong iboto si ganyan, bakit kailangan ko iboto si Blengdeng, bigay niyo ako ng daylan, wala silang nasabi. Kaya nag-switch sila. Ayun. Mag-isip po tayo. Salamat po, salamat. Ayun, thank you po. Galing. Dami mong napaluha. Dami mong napaluha. Ayan. Ano nga ulit pangalan mo, sir? Ito. Ito, Divisoria daw, Binenta daw. Ano masasabi mo doon? Ay, sir, Chris Calixto. Ang Divisoria po, inabutan na ni Mayor Isko yan. Unang-una, nalulugi ang city. Sabihin na natin inabutan yan. Pero yung pinagbentahan, may napuntahan. In time of pandemic, ayuda, food box, allowance, pinambili ng gamot, may napuntahan. Ano yung gusto nyo? Binenta? Pero napunta sa bulsa. O yung binenta na may napuntahan. Maging practical po tayo. Si President Digo nga, di ba, nagbenta. Sinabi niya, nagbenta. Ibenta natin si ganito dahil wala na tayong pera, hindi na kaya ng gobyerno. Ganun po kagaling si Mayor Isko. Ano gusto mo? Magutom ang tao? O hahayaan mo yung hanap buhay mo na nalulugi na hindi naman kumikita ang city. Di doon tayo. Kapakanan, sikmura ng tao. Unahin natin. Mag-isip tayo. Mag-isip po tayo. Binenda, may napuntahan, napakinabangan. Nabusog ang tao. Pero naririnig ko doon, sir, hindi naman si Isko yung nagbenta. Hindi po talaga. Parang naabutan niya lang. Naabutan niya lang po yun. Hindi po siya. Ayan po, ang may pakanaan niyan, yung tumatakbong mayor. Na ilang beses nang tumakbo sa Maynila, hindi naman nanalo. Tsaka, hindi naman talaga tiga Maynila yun. Walang ginawa, kundi manira. O ayun, yung sinirang ginawa niyang paninirang walang katotohanan, bumabalik sa kanya. Kasi nauungkat yung panahon nung tatay niya. Oo, tama yun. Magpo tayo sa puro paninira. Katotohanan po tayo, sa totoo lang tayo. Binenta, may napundaan. Sabi natin. Salamat po. And thank you po, sir. Ano? Sir? Ano nga pangalan mo? Joey po. Joey. Sir Joey. Ayan. Ayaw, diba? Ang dami nag-switch to Isko na. Ayan, ang dami nag-switch to Isko na. Nakikita nila si Yomi talaga ang karapat-dapat dahil si Yomi para sa mahirap. Tama yun, diba, sir? Ayan. Unang-una po, ito, ang dami kong gustong sabihin eh. Sa lahat ng tumatakbo,
Sino nangalakal ng basura? Sino nakaranas pumadyak ng sidecar? Sino kumain ng remedyong galing sa basura, yung pagpag? Ako po, Batang Tondo. Sino? Sa lahat po ng tumatakbo, si Mayor Isko lang. Kaya mga kababayan, walang ibang makakaintindi sa atin. Walang iba, siya lang. Si Blengbleng, nanloko ng diploma. Dapat pa po ba natin pagkatiwalaan yun? Kay Mayor Isko po, gawa ang magsasalita, kapakanan mo natin ng mga anak natin. Mag-isip po tayo, 6 na taon po yan, 6 na taon. Magpapanakaw ba ulit tayo? Doon po tayo sa sigurado, ma'am. Sir, doon po tayo. Wala pong bayad to. Totoo lang po sinasabi ko. Mag-isip po tayo sa mga kamag-anak ko sa probinsya o kung saan man. Sa Maynila po, panahon. Ulitin ko ulit. Baka nagkaligtaan nyo, hindi nyo narinig. In time of pandemic, nakapagpagawa ng magagandang condominium, pabahay. Nakapagpagawa ng hospital, COVID facility, world class in 52 days in time of pandemic. Nag-deliver ng food box, pagkain. Nagbigay ng student allowance, tablet para sa mga bata. May kasama pong load yun, ha? In time of pandemic. Gawin po natin basihan yung nangyari nung nakaraang pandemic. Kaya gusto ko po, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, gusto ko po yung naranasan namin sa Maynila, maranasan ninyo. May awa ang Diyos. May awa po ang Diyos. Mag-isip po tayo. Ang sarap maging Manileño. Pag naawa, may awa ang Diyos, mas masarap maging Pilipino. At si Mayor Isko ang naging Pangulo. Nagmadali siya para sa kapakanan mo, kapakanan nating lahat. Maraming salamat. Nasabi ko na po sa akin, lahat po nasabi ko na.